Ayan mga atit, mga kuya, for this time is bumili ako ng isang ano lang, isang pagkain lang, which is from 7-Eleven worth 149 pesos. Ganito siya. Kapag isang piece na chicken lang yung bibilin mo, it's 171 ata. Pero kapag dalawang piece na chicken yung bibilin mo, 119. Then yung rice nila is 15 pesos. So total of, so dalawang rice yung ano ko. As in, ganun ako ka. Dalawang rice yung kain ko. So ito siya. Crunchy time. Crunch time pala. Actually, last time ko siyang nakain, guys, nang nasa Mandalo, nang nasa Makati pa ako before. So, nasarapan ako doon kasi nga, gutom na gutom din ako. So, this time is titikman ko ulit yung dito naman sa Cebu, kung the same ba siya doon or just nagugutom na ako kaya nasarapan ako. So, ito na. So, ito yung free na rice nila. Dalawa yung gravy nila. Dalawa yung chicken. Ay, parehas lang. Ah! Yun nga. Sama. Parehas lang siyang ano. Pakpak. So. Tapos. I have two extra rice. Oh, init. Sobra. Wow, masarap pa kasi mainit siya. Two extra rice. Promise mga kuya at mga ate. Sobrang gutom ko talaga. Then, meron pa silang ganito. Nice, ha? 7-Eleven everyday. So, hindi ko yan gagamitin. As in, may nag-chat sa akin. Hi, Globe! Mamaya na, Globe, kakain muna ako, Globe, kasi gutom na gutom na gutom na gutom na gutom na gutom talaga ako. Yun lang. Unang ano, hindi ko ano yung rice nila. Hindi siya masarap. Hindi ano yung rice nila. Chicken. Isa sa mga problema talaga sa pagkain, guys, is mga kuya at mga ate, is yung rice. Kahit yung ulam mo ay tuyo. Okay lang din yung gravy nila. Wala tayong soft drinks na binili, so tubig lang tayo ngayon. Masarap yung gravy. Akala ko, ano to? Legs. Lamb. Or thigh. Hindi ko pa siya mano. Pero in fairness, yung manok, yung parts ng manok nila, sobrang laki. Yung sa iba kasi, like, pwede ko naman siguro babanggitin sa McDo, sa Jollibee, may free ano sila, soft drinks.
bumusok ang ano. Is mainit. Bago siya. Money wise, okay. Yung price niya is good. For 119 pesos, dalawa na yung chicken mo. Okay na, okay. I hope mapalit sila ng ano, ng rice. Sorry po, hindi talaga siya ano yung rice nila. Gutom ako kasi. Ano oras ah? 4? Dahil ngayon lang ako nakakain ng kanin. Kasi nabisi din ako kanina. Nag-video kasi ako ng paano gumawa ng maliit na negosyo using your ano, mga tanim. Masarap. Hindi siya over flavorful. Masarap naman siya. Doon mo makikita yung tao na nasa pansya sa pagkain niya. Una, mamaya o bukas, mamaya, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa, bukas siya rather by Monday, una, tinuruan ko na kayo kung paano gumawa ng, ano, ng toyo gourmet, pangalawa, mga business ito ha, pangalawa, tinuruan ko kayo paano magnegosyo ng mga tanim or pananim or mga indoor pananim. Pangatlo, ngayon, masarap talaga. Pangatlo naman is tuturuan ko kayo kung paano
gumawa ng sardinas, sarili niyong sardinas na pwede niyo pang negosyo na abot kaya sa lahat-lahat. Imagine, tatlong kanin na yung nakain ko. Ibaliktad din natin. Bakit? Mainit pa siya eh. Hindi ako hiyang sa mainit na kanin. Yan. So, pangalawang manok ko na to. This is the last, ano na, oh, sarap. Ganito, mang kapao. Yung natatanggal, so ibig sabihin siya, hindi siya lutong-luto, kundi luto. Yung pagkaluto niya is tamang-tama. Hmm. Paano niya kaya ito ginawa? Oh, tingnan niyo, oh. Oh. Grabe, sobra. So guys, luto siya guys, yung hindi siya kulang sa luto. Hindi din siya sobra sa luto. Tama siya. Magaling yung cook nila, magaling yung ano nila. Ha? Tapos yung loob ba, juicy. Kasi nga, matamang luto lang siya. Diba? Minsan, kumakain tayo ng restaurant or kumakain tayo ng fast food or whatsoever. Nafe-feel natin yung sobrang, yung overcooked siya kasi para na siyang goma or chinilas yung kinakain mo. Ito hindi. Yun ang observation ko. Kagandahan nito, authentic yung observation ko. Una, hindi nila ako sponsor. Kumbaga, ano talaga? Totoong lumalabas sa bibig ko. Yun nga. Sarap ng ligo. Oo. Kita mo? Ma-juicy siya. Excuse me. Naano kasi ako, nagbabarp na. Kasi nga, sobrang gusto mo kasi. Tapos, parang na, yung pagkain mo, nakafufo, nakaano, bang, ano siya, yung bang, like example, uhaw na uhaw ka, tapos pag ino mo, is good for you na. Sarap. Ganito talaga ako eh. Tapos yung gravy nila, tama lang din. Hindi siya maalat. Para sa akin ha. Hindi kasi din ako mag-gravy. Pero, yung gravy na tama lang. Hindi maalat. Masarap din yung gravy nila eh, ano sa kanin. Kala ko puro hari na lang, hindi pala.
Malaki pala talaga siya. Soba. Mainit. Gustuhan ba yung pagkain ko? Sarap nito kapag may Mountain Dew. May ano pala ko. May drinks ako doon na libre. Guyabano Sarsop Nectar. Oh. Yun na, hindi ako marunong ito. Promise. Maraming bagay na wala akong alam. Okay, okay. O yung mahina ako. Refreshing. Guyabano siya, guys. Mga kuya at mga tiyo, yung ganito siya, oh. Naguyabano. Uy, thank you pala kay Neil sa bigay niya na guyabano ng isang araw. Sobra. Naguyabano siya, naguyabano ano ako. Ano ba yung ginawa namin? Sayang, hindi ko vinidyo. Nung guyabano na nilagyan namin ng ano, nilagyan ko ng condensed milk. Sobrang sarap. At saka ano lang, ice, yun lang. Nung bang gutom ka, nasagot yung gutom mo. Recommended ko ito sa inyo, guys. Mga kuya at mga ate, lalo na yung mga nag-aaral. Hindi masyadong marami yung budget. Budget, ano lang siya. Budget friendly siya. 71 pesos, isang tina, isang kanin, at isang perasong chicken. Which is, napakalaking chicken niya. Hindi tulad ng iba niya. Pakpak nga, pero pakpak naman ang sisiw. Ito pakpak talaga ng manok. Pwede siyang ulit-ulitin. Yun lang, 7-Eleven. Hope ma-change yung rice nyo. Rice lang yung ano eh. Grabe, ang pawis ko na oh. Ganun talaga, sabi nila. Kapag nasarapan ka sa pagkain mo, papawisan ka. Sobrang pawis ko. Tapos nito maluyo, pagkatapos mag-prepare na naman ako para sa ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sardines. It is Spanish sardines siya. Hindi siya tomato sauce sardines or
kasi mahirap yung tomato sauce sardines, ay hindi naman siya mahirap. The same lang siya, pero mas okay kasi yung Spanish sardines na gagawin mo. Marami, sobrang saya ko din last ano. Kasi nga, nabalataan ko na nababalik na yung ABS-CBN in other form, yung mga show na pinapanood ko dati o pinapanood ko na hindi natapos kasi nga nasara sila. Kay Kim Chu, sobra. Hindi ko siya bet before. Pero, nung napanood ko siya, nung nasubaybayan ko siya, maganda pa yung story niya. So kaya, pinapanood ko. Ibinalita na may other platform sila, yung Kapamilya Channel, ngayong June 13. Sinisingit ko lang ha. Kasi nga, sobrang kapamilya talaga ako. I'm so excited lang. At least, maraming venue na pwede sila magpalabas. Hindi sila nagpapa-apekto. Yun ang ibig sabihin ng buhay. May balakid tayo. Huwag kang mapapekto sa balakid. Gumawa ka lang ng dapat mong gagawin kung yun ay tama. Kasi kailangan natin magpatuloy sa buhay. Ganito na talaga ako. Ayan. Ah, oh, grabe. Ay, hindi ko na siya makain. Marami ng balak doon na kain ko. Sobra. Pero tumaba na naman ako. Hindi naman. Tama lang. Wow. Dalawang thumbs up yan, mga kuya tape. Ibig sabihin, nasarapan ako sa crunchy time ng, ano, ng 7-Eleven. Ano ba yung kailangan nilang yan? Para sa akin, kanin lang. Yun ang kanin lang talaga, yung para sa akin, yung siguro halos lahat naman siguro ng ano no, ng fast food is kung saan sila makamura ng pagka ng kanin, doon sila. Ano pa ba? Wala na akong issues about ano eh. Sa gravy nila, I promise hindi ako mag-gravy. Payag nga lang ako, walang gravy yung food eh. Pero yung gravy nila, hindi maalat. Hindi din siya steak, hindi din siya yung, ano ba yun, yung sticky na sticky. Tama lang siya, para sa akin ha. Tama lang, kaya nagustuhan ko yung dalawa talaga. Promise, hindi talaga ako mag-gravy na tao. Hindi ako gravy-licious eh. Dalawang manok nila, akala ko yung manok na isa lang yung ano, yung
pagpunitin mo, matatanggal na yung buto. Ibig sabihin nun, yung constant yung pagkaluto, yung pagkaluto niya ba, hindi nagbabago yung apoy, hindi nagbabago yung init ng mantika entirely. Kasi kapag nagbabago-bago yung init ng mantika, especially kapag paglagay mo, nagbago agad ang mantika, like example, yung it should be 100 degrees Celsius yung mantika pagkatapos, or it should be 140 degrees Celsius yung mantika na heat pagkatapos ng nilagay mo, naglo-low down siya ng 70 degrees. So ibig sabihin nun, yung pagkaluto niya is hindi din siya sasarap. Kasi nga dapat hindi magbago yung ano, hindi magbago yung ng init ng mantika para lahat maluluto, hindi lang yung labas, hindi lang yung inner, lahat talaga siya, coated siya, lahat-lahat maluluto. Yun, yung pag ganun ko, ano yun, indication yun na ang pagkaluto niya ay perfect, tama. Hindi pa ako marunong masyado nun, promise. Hindi ako masyado sa, ano eh, sa fried chicken, even, ano, even yung isda, hindi ako masyadong ma-fried. Fried. Hindi talaga ako masyado, kaya, pero alam ko na perfect siyang pagkaluto. Kasi nga, yun ang hinahanap ko. Yun ang hinahanap din natin lahat. Yung bang pagtanggal, wala nang kakasagad. Yun mga kuya at mga ate. So, mga kuya at mga ate, time to go na. Nabusog na ako. So, kailangan ko na maligo para mag-prepare naman para sa susunod na video na yung gagamitin nyo para sa ano, or pwede nyo gawing negosyo sa sarili nyong pamamahay. Sarili nyong pamamahay. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And i-click nyo yung bell button na may nakaganon para updated kayo every time na mag-upload ako ng video. Mano-notify kayo na meron akong bagong in-upload. Goodbye!